Kahit wala pa hong deklarasyon ng pag-asa na opisyal lang nagsisimula ang tag-init, may ilan hong ramdam na ang pagtaas ng temperatura at kasabay po niyan, minomonitor din ng National Water Resources Board o ng NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam para masigurong sapat ang supply ng tubig at hindi magkakaroon ng water crisis sa Metro Manila. Sakali pong tumuloy ang pagbaba ng reserbang tubig sa mga susunod na buwan. Kaugnay po niyan, makakausap natin si NWRB Director Dr. Sibilio David. Dr. David, magandang umaga po sa inyo. Welcome to Sakto. Kumusta po kayo? Ay, magandang umaga, Johnson, at sa ating mga tagapakinig po. Opo. Sa ngayon ho ba, kumusta ang monitoring natin ng level ng tubig, Director? Opo, latest na talaan po natin, okay, kahapon ng umaga po, nasa 195.5 liters po ang level ng Angat Dam. At masasabi po natin na ikukumpara sa mga naunang mga taon ay ito po ay medyo mababa, no? Kaya po sa ngayon ay kailangan po nating paghandaan ng kasalukuyang sitwasyon para naman po mapanatili natin, no, ang sapat na supply ng tubig, particular po dito sa Metro Manila itong mga susunod na buwan, no? Particular po itong panahon ng pag-init or summer. Opo. Director, meron ho ba tayong ginagawa na para ho hindi tayo umabot dun sa critical level ng antas ng tubig sa Angat Dam? May mga cloud seeding yata kayo nakaschedule or ginagawa na ho ba, Director David? Opo, no, tama, Johnson, kasama po yan, no, yung paglalatag, no, ng mga paghandak gaya ng cloud seeding operations na magsisimula na ngayong Marso at Abril, no. Ito po ay gagawin NWFS sa pagpag-ugnayan sa pag-asa. Bukod pa rito, no, ang NWSS po at yung NIA, no, yung pong para sa mga magsasaka din, ay ito po ay pinagtutulungan po natin para mapangalagaan itong limitadong supply sa ngayon dito po sa Angat Dam sa pamamagitan po, no, ng paglalatag ng mga hangbangin para ang tinatawag nga po particular po dito sa irrigation, yung mga efficient water management na para po magamit ng todo or mapanatili, no, na ma-optimize ang tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. At dito naman po sa Metro Manila, ay NWSS po ay inihanda na rin, no, yung mga tinatawag natin mga deep wells at yung mga treatment facilities na sakali po magkaroon ng karagdagang pangangailangan ay meron po tayo pwede mapagpunan ng tubig bukod po sa Angat Dam. So ito po yung mga mangilang-ilan, no, sa mga hakbangin po natin para mapaghandaan itong kasalukuyang sitwasyon po natin na sa ngayon po naman ay makikita natin na may sapat naman tayong tubig pero kailangan pa rin po natin mapaghanda yan pagka patuloy na pagbaba at or bumaba ang level ng Angat Dam. Dr. David, yun ho bang cloud seeding, eh gaano ba kalaking porsyento ang accuracy na yan ay sasaluhin ng Angat Dam at magkano ginagastos ng gobyerno po dyan sa bawat cloud seeding operation? Sa ngayon po, ang cloud seeding kasi depende po kasi, no, sa medyo challenging din po yan kasi depende sa pagmumuo. Kung may mga namumuo mga ulap, no, na tinatawag ng seedable clouds, no. Kaya po close ang ano, yung magsisiyang pagmamonitor niyan kasi nga po kailangan na para kilog, no, yung mga ulap para po magkaroon, magkaroon ng cloud seeding operations. Kaya po ito ay minomonitor talaga ng NWSS at pag-asa na kung sakali po, no, sisimulan na nga po ngayong buwan na to na magkaroon ng mga pagkakataon na magkaroon mamuo yung mga CW clouds ay nakaready po palagi, no, yung mga tinatawag ay yung eroplano po at yung mga ibang kagamitan para mag-conduct po ng cloud seeding operation. Ito po nga yung presyo po niya na hindi po na wala po sa atin sa ngayon ng presyo kasi ang WSS po ang nangangasiwa po sa cloud seeding operation. Opo. Sa ngayon ho, ang supply ho ng tubig halimbawa sa Metro Manila at saka yung for irrigation, meron ho ba kayong ginawang pagbabawas na para ho ma-maximize natin yung available na tubig na meron tayo? Opo, no, sa parte po ng yung pong last sa NWSS ay naman nanatili po, no, kasi napaka-importante po ngayon ng tubig dahil pat pa itong panahon ng pandemya ay diyan pa rin po yung pangamba ng COVID-19. Kaya po nananatili, no, yung 48 cubic meters per second na alokasyon. Sa parte naman po ng irrigasyon, ay pagkapalapit na po kasi, no, itong mga nung Marso at Abril, medyo malapit na rin po silang mag-ani,
ay nagkakaroon po, mas mababa po, bumababa po yung pangangailangan nila. Kaya nagkaroon po ng kabawasan, no, doon po sa alokasyon, sa irigasyon, no, mula po 20 cubic meters per second noong February, 15 cubic meters po ito ngayong buwan ng Marso. Ganun pa man, meron pa rin po silang ginagawa, no, mga tinatawag na mga shallow tube wells, na ito po ay binigay din ng NWSA sa concessionaryo sa irigasyon at sa mga magsasaka po natin para po mapakinabangan ng gusto, no, yung tubig na lang gagaling po sa ang gandam. Kasi itong mga tube wells ay pwede pong ma-recycle or itong mga tubig na nasa mga kanal at para po magamit na sa parang irigasyon. Opo. Director David, matanong lang ho namin, yun ho bang paggawa ng poso, halimbawa sa bahay-bahay, lalo dito sa Metro Manila, ano bang protocol po doon? Kahit sino ba'y po pwedeng gumawa ng kanilang sariling poso para may pagkukunan ng tubig or hindi? Sa ngayon po, Johnson, ito pong mga deep wells ay dinidiscourage po muna natin, no, dito po sa Metro Manila. Kaya po sa ngayon ang pinapayagan po natin mag-operate ng mga deep well, no, bukod po doon sa nabigyan ng dati pa ng NWRB ng mga permit, ay ito po NWSS para po, ito po ay mga standby lang po, no? Na kung sakali po magkaroon ng karagdagang pangangailangan ng tubig, na kung sakali may adjustment sa hanggat, ay meron po tayo mga nakahandang pwede mapagkunan ng tubig. Pero hindi po natin, sa ngayon po, dinidiscourage po natin yan. Opo. Director David, baka meron kayong paalaala sa ating mga kababayan, lalo ho't ngayong medyo delikado pa lang availability ng mas maraming supply natin ng tubig. Ano po? Opo, ito po mga paghanda ng pahamalan natin para po matigyan tayo ng sapat ng supply ng tubig. Particular po itong mga darating na mga buwan ay nahanda po natin at nilalatag. Nakaready naman po yan. Ganun pa man, ito po mga kababayan po natin, Johnson, ay mas magandang tulungan din po tayo, no, sa tamang paggamit. No, yung ano po, huwag po natin aksayhin at napaka-importante po ng tubig, ano. At kung maaari po ay magtipid po tayo at ipunin kung may mga pagkakataon po para naman po itong matitipid natin, ay magagamit pa rin po natin sa mga susunod na araw. At ito po ay makakatulong din sa kasalukuyang sitwasyon na medyo limitado po ang tubig na ngayon sa mga dam natin kagaya ng hanggat. Opo. Director Sevilla David, maraming salamat po ulit sa oras po ninyo. Maganda umaga, mag-iingat po kayo. Maraming salamat din po, Johnson, at sa atin ng kababayan po. Maganda umaga po. Ingat po. Salamat po, Dr. Sevilla David ng NWRB.